Sobrang dumi nang nakuha naming alikabok sa may kwarto. Hindi ko alam kung ito yung naging dahilan bakit ako nagkasakit o dahil nagbuhat ako ng kama. Pagkatapos nga pala namin kumain ng almusal, naghugas na itong sisag. Ang taas pa nga ng energy, palibhasan, naka-egg rice. Ay, wow, may hairstylist pa. Napakasipag nga naman talaga nitong pamangkin ko, pero malakas kutob ko, magpapabili to ng chicken nuggets. Nalimutan yata ni Sab yung deal namin kagabi na mag-i-start na kaming mag-diet. Magdi-jogging nga sana kami ngayong araw, kaso nagkatamara naman kaming gumising. Kala ko naman swimming lang yung drawing, pati pala yung jogging. Akala ko nasira ko na yung takip ng aircon. Share ko lang, more than 10 years na pala sa akin to. Isa nga pala to sa luho ko dun sa may una kong trabaho. Never pa siyang nasira kahit bihira siyang maligo, kaya napahalik talaga ako. Bukod kasi kay Ninang Thea, loyal din sa akin to. Habang nag-uusog nga ako dito ng cabinet namin, nakita ko tong lumang photo collage na ginawa ni Ninang Thea. Title pa lang, halatang dumaan sa Jejimon era. Habang nagmamap nga ako dito, tinagayan muna ako ni Ninang Thea ng gin kasi baka ma-dehydrate daw ako. Abay, nakakagana nga naman talaga maglinis kapag ganito yung energy drink mo. Pagkatapos ko ngang maglinis sa kwarto, siningit ko namang mamalengke para makapagluto na ng dinner. Ay, ako nga pala si Dada, bro. Yung tipo ng tao na sa unang tingin masipag, lalo na pagdating sa pagkain. Oo, matakaw ako. Matakaw sa goals, hindi lang sa pagkain. Buraot daw ako. Oo, buraot kong makapangarap dahil yung mga pangarap ko laging above the clouds. Aminado ako, tamad din minsan. Pahinga lang daw, sabi nila. Kaso ako yung taong maraming pahinga pero laging pagod. At higit sa lahat, certified pabigat sa bahay. Kaya ako hanap ka ng inspirasyon sa buhay na medyo magulo, nandito lang ako. Lilipat na nga pala namin yung working station namin sa sala kasi pagod na kami magbayad ng kuryente. At dahil marami akong time, maayusin ko na rin yung cording system netong working station namin para magmukha namang malinis. After 2 days and 4 nights, tapos na rin. Nagsimula nga kami ng sobrang aga, sakto, natapos kami, gabihan na. Nakatipid na nga kami ng ulam ng tanghalian, nakapag-fasting pa. May fasting-fasting pa ngang nalalaman, mas madami naman yung kanin sa ulam, may pakok pa. Ang hirap palang magsipag-sipagan, pakiramdam ko magkakasakit ako, kaya kung ako sa inyo, kumuha na lang kayo ng tagalinis nyo. O siya, lalamo na muna kami at nangihina na kami. Salamat sa lahat ng nanood. Paalam!